Reklamo sa korupsyon sa gobyerno ang layong matanggap sa hotline 8888 o Citizen Complaint Hotline. Pero makalipas ang halos isang taon, maliit na bahagi lamang ng hotline calls ang patungkol dito. May report si Jun Veneracion. Oktubre ng nakaraang taon, halos tatlong buwan matapos itong ilunsad. Tuluyan ng nilagdaan ni Pangulong Duterte ang pagbuo sa hotline 8888 o Citizen Complaint Hotline para sugpuin ang katiwalian at red tape sa gobyerno. Libo-libo na ang tumawag sa hotline, kabilang si Lourdes Dado na nagreklamo sa matagal niyang nakatenggang loan application sa pag-ibig. Natugunan daw ito sa loob lang ng apat na araw. Tingin ko nga parang ang milagro, tawag lang. Oh, nabigyan ako ng solusyon. Ayon sa Civil Service Commission na siyang namamahala sa hotline 8888, 31% lang ng mga tawag ang may kinalaman sa red tape, government inefficiency at graft and corruption. Mahigit kalahati, panay-increase. Meron din pumapatak sa extortion pero maliit lang yung number. Kailangan pang ma-educate yung public na huwag silang matakot na mag-report ng corrupt practices sapagkat makakarating yun dun sa kinaukulan. Sa tala ng CSC, sa kabuang halos 150,000 na tawag, nasa 800 report ng fixing at extortion ang kanilang natanggap. Wala pang 1%. Mas konti pa ang natanggap na reklamo o sumbong na may kinalaman sa graft and corruption. Mahigit lang 200. Tingin ni Dr. Fe Mendoza, dekano ng UP National College of Public Administration and Governance, tila hindi naging epektibo ang hotline pagdating sa korupsyon. Base raw ito sa initial surveys at reports na nakarating sa kanyang tanggapan hinggil sa hotline 8888. Ang nangyari doon sa 888, lahat na lang ng sumbong na na-receive nila. May nag-aaway na mag-asawa, yung mga ganun. No? So, kala kasi ito yung isang venue para lahat ng mga pwedeng isumbong, isusumbong. In terms of being an anti-corruption tool, hindi siya masyadong naayos. Gayunpaman, pagmamalaki ng CSC, lahat ng reklamo ay kanila namang naipoproseso kung hindi naresolba ng kanilang call agents na i-refer naman sa inireklamong ahensya. Hindi sila tatantanan, hindi sila titigilan hanggat walang concrete solution. At ang importante dito ay binabalikan namin yung kliyente. Sa mga ahensya, pinakamabilis mag-resolba ang SSS habang pinakamabagal naman ang Land Registration Authority na inaabot ng 20 days. Hello po, magandang hapon. Sinubukan naming tumawag sa hotline 8888 para i-report ang pila ng mga sasakyang ginagawa ng mistulang parking lot ang isang bahagi ng East Avenue sa tapat ng tanggapan ng LTFRB. Pero hanggang ngayon, nananatiling nakatenga ang mga sasakyan na aming inireklamo. Ni-refer namin immediately LTFRB. Ang sagot, 3 to 4 weeks bago makatanggap ng kasagutan tungkol nga doon sa complaint. Ang maaari namin gawin dito is gumawa muli ng follow-up. Kapag hindi pa rin nila nasagot, siguro maaari na naming i-elevate ito sa aming Office for Legal Affairs. Jun Veneracion, GMA News.